17 ng Enero, Biyernes, ang paggunita kay San Antonio, Abad. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pumasok si Jesus sa Kapernaum. Nang mabalita ang nasa bahay siya, marami ang nagtipon doon kaya wala ng lugar kahit sa may pintuan. At ipinahayag niya ang salita. May mga tao namang dumating at dinala sa kanya ang isang paralitiko na buhat-buhat ng apat. At nang hindi sila makalapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, inalis nila ang mga tisa ng terasang nasa ibabaw ng kinaroroonan ni Jesus. At pagkabukas nila nito, inihugos nila ang paralitiko na nasa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan." May ilang guro ng batas naman na nakaupo roon at inisip nila, "Ano itong sinasabi niya? Talagang iniinsulto niya ang Diyos. Sino ba ang may kapangyariang magpatawad ng mga kasalanan? Di ba't ang Diyos lamang?" At agad na nalaman ni Jesus sa kanyang espiritu na ganoon ang kanilang mga niloloob na kaisipan. Kaya sinabi niya sa kanila, "Ano ang mga kaisipan ninyong ito? Ano ba ang mas madaling sabihin sa paralitiko? Pinatawad na ang iyong mga kasalanan? O tumayo ka, kunin ang iyong higaan at lumakad? Dapat niyong malaman na sa lupa ay may kapangyarihan ng anak ng tao na magpatawad ng kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Iniuutos ko sa iyo, bumangon ka, dalhin ang iyong higaan at umuwi." At bumangon nga ang tao. Agad na kinuha ang higaan at lumabas na nakikita ng lahat. Lubhang namangha ang lahat at nagpuri sila sa Diyos sa pagsasabing, "Kailan may hindi pa kami nakakita ng ganito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan." Itinuturo ng tagpong ito sa Ebanghelyo ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pananampalataya. Walang kakayahan ng paralitiko na lumapit kay Jesus na mag-isa. Mabuti na lang at mayroon siyang mga kaibigan na nagmamalasakit sa kanya. Nang hindi sila makalapit kay Jesus dahil sa dami ng tao, idinaan nila ang kaibigan sa bubong ng bahay na kinaroroonan ni Jesus. Namangha si Jesus sa pananampalataya ng magkakaibigan, kaya naman pinagaling niya ang paralitiko at pinatawad ang kasalanan nito. Tunay na makapangyarihan ang sama-samang pananalangin. Tanda ito ng matibay na pananalig ng komunidad. Sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, "Sapagkat kung saan may dalawa o tatlong nagkakatipon sa ngalan ko, kapiling nila ako." Sa dami ng mga pagsubok na hinaharap natin sa buhay, mainam na sama-sama tayong manalangin. Kalugod-lugod ang kaugaliang ito sa mata ng Diyos. Pinagtitibay nito ang ating pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Magandang pagsaksi ito sa ating pagiging mga Kristiyano. Isa itong pagtupad sa atas sa atin ni Jesus. "Sa ganito makikilala ng lahat na mga alagad ko kayo kung may pagmamahal kayo sa isa't isa." Pagsasagawa, ipagdasal ang mga kaibigan at mga mahal sa buhay, manalig sa bisa ng sama-samang pananalangin.